Vanjo Merano po ng panlasangpinoy.com. Alam nyo, namimiss ko na talaga yung matamis na macaroni salad. Yung laging hinahanda sa probinsya kung may pistahan o tuwing Pasko. Kaya naman naisipan ko na gumawa nito ngayon. At ang tawag dito sa ating recipe ay Filipino Sweet Macaroni Salad. Ito yung mga ingredients na gagamitin natin para sa dish na to. Elbow macaroni. Ito naman yung fruit cocktail. Pineapple chunks. Lady's Choice Real Mayonnaise. Ito yung 220 ml na doy pack. Condensada. Cheddar cheese. Hiniwa lang natin into cubes. Raisins o pasas. Kaong. At nata de coco. Bukod sa mga ingredients na to, gagamit din tayo ng tubig. At para sa inyo, inilista ko yung kompletong lista ng mga ingredients para dito, kasama ang sukat ng bawat isa. Kunin nyo lang itong screenshot nito sa inyong cellphone para kung nasa palengke kayo o nasa supermarket, titingnan nyo lang at gawin ninyong gabay. Handa na ba kayo? Tara, umpisahan na natin! Lutuin muna natin yung macaroni, kaya magpapakulo lang tayo ng tubig dito sa isang pot. At kapag kumulo na, ilagay na natin dito yung macaroni. Haluin lang natin ito at pabayaan natin kumulo uli yung tubig. At kapag nagumpisa ng kumulo, takpan lang natin itong ating pot. At ituloy lang natin ang pagluto dito ng 7 minuto. Pwede natin itong haluin once in a while habang pinapakulo nang sa ganun ay hindi magdikit-dikit yung macaroni dito. Sa puntong ito ay ready na yung macaroni natin. I-drain lang natin yung tubig at pagkatapos, ililipat natin itong macaroni sa isang malaking mixing bowl at pabayaan lang natin mag-cool down. At once na mag-cool down na yung temperature nitong macaroni, pwede na nating umpisa ng paggawa ng ating salad. Ihalo na natin dito yung ibang mga ingredients. Umpisa natin sa nata de coco. Pagkatapos, ilagay natin kaagad dito yung kaong. Itong mga minatamis na ingredients na to ay nabili kong nakabote. Ito yung nakababad sa syrup na ready to consume na. Ilagay naman natin dito yung pineapple chunks. At isunod na rin natin yung fruit cocktail. Simutin lang natin ito. At ngayon naman ay ilagay na natin yung raisins o yung pasas. Isa sa mga importanteng ingredient dito sa ating salad ay ang keso. Ang gamit ko dito yung sharp cheddar cheese na hiniwa ko lang into cubes. Pwede rin kayong gumamit dito ng shredded o ng grated na keso. Haluin lang natin itong mga ingredients. Dahan-dahanin lang natin itong paghalo nang sa ganun ay hindi madurog kagad itong macaroni na nandito. Huwag sana ninyong limitahan yung sarili ninyo dun sa volume ng ingredient na nilagay ko sa recipe. Kung mahilig kayo sa keso, pwede ninyong damihan yan. Ganon din doon sa ibang mga ingredients na nilagay natin dito. Ngayon naman, ihalo na natin itong condensada o yung sweetened condensed milk. Ang gamit natin dito ay isang lata lang, yung 14 ounces. At para hindi masayang, sisimutin lang natin ito. Medyo may katagalan talagang tumulo itong condensed milk dahil napakalapot ano. So siguraduhin lang natin na nasimot natin yung laman ng lata. At ngayon naman, ilagay na natin itong ating Lady's Choice Mayonnaise. Saktong-sakto itong 220 ml na doy pack dito sa ating recipe. Buksan lang natin ito at pagkatapos, idiretso na natin itong mayonnaise dito sa bowl. Ang kagandahan pa dito dahil doy pack ang gamit ko, mas madali itong simutin. Itutulak lang natin palabas yung mayonnaise, pagkatapos sisimutin lang natin. Ito'y nakakatulong para mas maging creamy itong ating Filipino sweet macaroni salad. Ngayon haluin lang natin. Sisiguraduhin natin na nahalo ng mabuti lahat ng mga ingredients dito, lalong-lalo na yung kondensada at yung mayonnaise na nilagay natin.
nandito na lahat ng mga ingredients na kailangan natin. Optional ingredient dito ang all-purpose cream o ang table cream. So, pwede kayong maglagay nun kung gusto ninyo. At kapag nahalo na natin mabuti lahat ng mga ingredients, tatakpan lang natin itong bowl at i-refrigerate lang natin ito. At least 2 hours, pero mas maganda kung overnight. At pagkatapos nating ma-refrigerate, ready na to para panghimagas o dessert. Ilipat lang natin ito sa isang serving plate o sa isang serving bowl. At i-serve na natin. Ito na ang ating Filipino Sweet Macaroni Salad. Tikman na natin itong Filipino Sweet Macaroni Salad. Iba't iba yung kulay na makikita natin dito. Talaga namang Paskong Pasko na nga. And kukunin ko dito yung macaroni, creamy-creamy na macaroni na may cheese. Ayan, at merong kaong at napadikoko. Namiss ko kagad yung Pilipinas. Ito yung masarap kainin tuwing Pasko. Para sa akin, isa ito sa mga comfort food eh. Although dessert man ito, kapag kinain mo kasi, di ba, meron siyang mild na lasa. Pero yung mild na lasa na yun, punong-puno naman din ng flavor. Kasi nga, di ba, iba't ibang mga ingredients na nilagay natin dito. Talaga namang napakasarap kainin. Bawat nguya natin, talagang nai-enjoy natin. Panalong-panalo itong recipe na to. Sa tingin ko, tamang-tama to sa panahon ngayon. Lalo na't magpapasko na. At para sa inyo dyan na may mga potluck Christmas party na attendan, sa tingin ko, isa ito sa mga dishes na i-recommend ko na dali ninyo. Bakit? Napakadali lang gawin, napaka-convenient pa. At syempre, no, paborito to ng karamihan. So, pag dinala ninyo, ako maraming matutuwa dahil nga meron ng dessert na talaga namang ubod ng sarap. Kaya para sa mga mommies dyan, pati sa mga daddies na rin, subukan nyo itong ating recipe. Alright, ngayon, mag-greetings-greetings muna tayo. Hello kay Eunice Arellano at kay Leanne Loves. At kay Summer Casco, sabi ni Summer, Kuya, nung makita ko sa YouTube ang recipe na to, ginaya ko at nagustuhan ng asawa kong kiwi. Masarap daw at kakaiba ang lasa. At tinutukoy niya yung ating chicken kare-kare. Hello kay Juliet Ong at kay Elmer Sarceno, sabi ni Elmer, Banjo, grabe, kakatakam talaga yung mga luto mo. Tinry ko lahat. At pag may asawa na ako, susubukan ko lalo yung iba pa. Pabati din po sa next video ninyo. More power po at God bless you always. At yun ni Elmer, binabati kita. Salamat sa pag-comment. Hello kay Leonida Viray, sabi niya, Hayaan nyo na lang yung mga bashers. Mas marami ang nagsusupport sa'yo and always watch your Panlasang Pinoy videos. Maraming salamat po, ma'am. Alam nyo, hindi na natin iniisip yung mga yan. Maraming salamat sa pag-extend ng inyong suporta. Ang iniisip ko lang kayo ng mga nakikinabang dito sa video, dahil kung wala kayo, wala rin ako dito. Next ay kay Alex Balnab. Hello sa'yo, sir. Hello rin kay Christian Alfornon. Kay Sharon Vivero, sabi ni Sharon, Salamat sa cooking videos. Here, I learned how to cook a lot of Pinoy foods. Ang swerte ng asawa at mga kids ninyo po. Sarap nyo na magluto. Althea Jael Figueras, hello sa'yo. Ann Crespo Glenda May, hello rin. At kay Divine Tiglao, sabi ni Divine, Thank you po talaga, natuto na ako magluto. Natuwa ang asawa ko at mga kapatid. Proud ako sa sarili ko tuloy. Tamang-tama tong kare-kare dahil hindi ako kumakain ng beef. God bless you always and your family. Merry Christmas in advance. Thank you, Divine. At tinutukoy niyo ulit yung ating chicken kare-kare, no? Marami tayong nakukuha ng napakagandang feedback tungkol sa dish na yan. Kaya kung hindi niyo pa nasusubukan, ilalagay ko yung link dito sa description ng video dun sa chicken kare-kare. Or dito lang, kung naka-mobile device kayo, ito na yung link ng chicken kare-kare. Hello kay Divina Tomasa Lim at kay Lea De Jesus. Moray ng girl, hello sa'yo. Sabi niya, for sure, include ko to sa luto namin sa karinderya. Thank you. Monica Yoroshiku, hello rin at kay Jace M. Eddie Santos at Jose Bermudo. Sabi ni Eddie Sky, thank you for always sharing, Mr. Banjo. God bless. At ang spelling niya ng banjo ay B as in boy. Eddie, ang spelling ng banjo ay hindi B as in boy, kung hindi V as in boy. Okay? Next, hello kay Rose Lee Makaspag. Sabi niya, please lang, huwag papa-apekto sa mga nagbabash, ha? Nakakainis naman, bakit kailangan pa nilang mag-bash samantalang nakakatulong naman ang mga videos mo? Malaking tulong ito sa aming mga housewife. Just keep it up and more power. God bless po. Thank you sa
Napakagandang message, Miss Roslyn Macospag. Hello rin kay Jeff Brian Nolasco at kay Amore S. Maraming salamat sa inyong lahat sa lagi ninyong pag-comment dito sa YouTube at sa Instagram at sa lagi ninyong panonood ng ating mga videos. At para dun sa mga hindi pa nababate, naku, huwag kayong magtatampo ha. Marami pa tayong videos na susunod dito. Sisiguraduhin natin na nabati natin kayo isa-isa. Maraming salamat ulit sa pagnood nitong video na to. Kung nagustuhan nyo itong ating recipe, i-like nyo lang sana. At magpapasko na oh, mga dishes na i-feature natin ngayon. Talaga namang mga Christmas related para napaka-festive, diba? Para masaya tayo sa Pasko. Kasama natin yung pamilya natin at masarap ang ating mga kinakain. At kung hindi pa kayo nagsasubscribe, iniimbitahan ko kayo na mag-subscribe na dito sa ating Panlasang Pinoy YouTube channel. I-follow nyo rin ako sa Instagram at Panlasang Pinoy. At huwag na huwag nyong kalimutang bisitahin ang ating website, panlasangpinoy.com. O paano, magkita-kita tayo sa susunod. Maraming salamat ulit!